Pinaninindigan po ni Pangulong Marcos Jr. na solid pa rin, nandyan pa rin po ang pagkakaisa under Uniteam ni Pangulong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod po ng mga iba't ibang mga balitang naglabasang kahit nang siya ay nasa abroad tungkol sa mga maiingay na mga taga-suporta ng mga Duterte. At sinabi ng Pangulo na ang gumagawa lang ng mga ingay na ito o gumagawa ng intriga sa pagitan ng pangalawang Pangulo at ng Pangulo at yung impeachment isyong ayaw nilang tapusin ay ito raw yung mga taong hindi matanggap yung kanilang unity. Sabi ng Pangulo, from day one ayaw nila yan, hanggang ngayon ganyan pa rin. Pero makikita naman anya ang magandang coordination sa business at politics ng unity. Ibig sabihin, kahit anong gawin, ang tingin ng Pangulo, malakas pa ang unity. Ang mga ayaw dito ay yung original na talagang hindi naman daw talaga kasali or hindi naniniwala sa pagkakaisa. Ayan ang sinasabi ng ating Pangulo. Sa isyu ng impeachment ay sinabi nga niyang hindi nga ito totoo at wala naman, katulad ng aking mga sinabi na meron siyang mga porsyong binanggit dito sandali. Eh, mabuti na yung madunig niyo mula sa kanya. Pero paulit-ulit na po yung story niya na ito nga ay gawa-gawa lang ng mga taga-suporta ni Duterte dahil gusto nilang nahahati ang mga Pilipino. Ah, yun ang kanilang business, eh, paghati-hati yan ng Pilipino. Impeachment talks against Vice President Sara Duterte. Well, lahat naman kami meron ganyan eh. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. You know, there will always be an element that will want to change the results of an election. So, I, of course, pinabantayan namin na mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to go. She does not deserve to be impeached. So, we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. You know, the declarations of impeachment, parang lahat naman ng presidente ini-impeach. Ngayon, vice president pa. So I guess it's just a continuing evolution of that thinking na basta ayaw namin dyan, tagalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. So, sir, wala pong Ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They're also the same people that, wala na, nagmaklas-maklas na yung unit team. Itutuwi yun. Tingnan na namin yung mga political developments in the past few months. Sir, last, how's your relationship with her? With how's your relationship? Excellent. Yeah. Pahayag ni Pangulong, ni Pangulong Marcos. Ayun, yung pagpapatunay tungkol dun sa unit team, ayun na nga, maraming lumipat na galing sa PDP laban na nagpunta ng lakas CMD ni Speaker Romualdez at yung partido federal ni Pangulong Marcos. Ayun ho yung kanyang sinasabi. So, yan ang nagpapatunay na naglumakas para o hindi humina yung unity. Although yan ay slogan lang sa politika. Pero tingnan natin, ha? Yan nga, sinabi na nga ng Pangulo na yung mga nag-iingay tungkol dun sa impeachment, yun din po yung mga pinanggagalingan itong mga development na ito. So, waipek, hindi gaano ang apektado ang Pangulo at ang kanilang relasyon. Ang maganda rito, kahit si Vice President Sara ay nagsalita na dahil binigyan daw siya ng assurance ng Pangulo na huwag kang mag-alala dyan, hindi yan, walang ganyan. Kasi wala naman ng formal na nakapile. Kaya lang mayroon namang late claim report. Kailan ba? Ngayon lang, kahapon? O basta ngayon ba may bago? May sinasabi naman daw po ang kampo ni Duterte
na pinagtatakpan lang daw ni Pangulong Marcos ang impeachment. Wow, talagang ayaw nilang tumigil. Ewan ko, bakit ayaw nilang manahimik na lang, galing na lang sila sa mga pwestong yan. Ah, bakit yung mga galing sa pwesto, parang hirap na hirap makapag-adjust na sila, wala na sa gobyerno, hindi nila matanggap. Sila yung pinaggagalingan ng mga ganyang klaseng mga intriga na hindi naman ho kapapakinabangan o pakikinabangan ng mga Pilipino. Politika lang yan. Ang maganda, positibo. Ah, ano ang business, ano ang kabuhayan, ano ang ginagawa ng gobyerno, ano mga project ng gobyerno, at yung paninindigan tungkol sa West Philippine Sea, yun ang mahalaga. Diba? May paninindigan, may direksyon, may mga programa ang gobyerno. Yan ang importante. Hindi katulad ng iba, hindi na sumasamli sa programa, kumukontra pa. Okay? Sa halip na irespeto ang gobyerno, irespeto ang mga programa, kinukontra pa at ginigiba pa nila. Okay? Kaya sabi nga ng Pangulo, yung mga gumigiba nito, sila yung ayaw tumanggap. Oo yan, kayo na ang tinukoy ng Pangulo. Ah, hindi na kailangan ibigay ang detalye. Pag hindi pa nyo nakuha yan, iwan ko lang sa inyo. Hmm? So, ayan ang isa nating balita. Okay? Pahabol nating balita. Ano ha? Ito, meron hong move. Maganda itong galaw na ito ni Secretary, ano? Secretary Boying Remulla. Kasi kung siya daw masusunod, dapat daw hindi na Department of Foreign Affairs ang mag-issue ng mga visa sa mga Chinese national na pumapasok sa Pilipinas. Dapat daw meron ng ibang provider, kasi hindi raw namo-monitor ng Department of Foreign Affairs kung sino-sino itong mga Chinese national na pumapasok at na-involve naman sa mga illegal activities, na ang mga law enforcement agency ang nakaka-intercept ng mga illegal activities nitong mga Chinese na ito, national, Chinese national na pinapasok dahil binigyan ng temporary visa. Kaya ang sabi ng DOJ, walang kapabilidad i-monitor ng DFA ang mga iniisyuhan nilang visa, kaya dapat itigil nila ito. Tama yan, kasi nga po ang nahihirapan ay ang mga otoridad. Kung imagunita, involved sa kidnapping, prostitution, gambling, puro na Chinese national na binigyan temporary ng visa nung nakaraang administrasyon. Okay? At ngayon, mayroon pa rin nakakapasok na hindi mo malaman kung ito'y lehitimong manggagawa o negosyante o baka espiya na yan dahil sa issue ng West Philippine Sea. Okay? Speaking of West Philippine Sea, aba, hindi ho talaga mapigilan itong mga non-government organization at civil society. Tuloy ang kanilang gustong gawing resupply mission at ipakita sa mundo at sa China na kanilang pinaglalaban at kasama sila ng ating gobyerno sa paninindigan atin ng West Philippine Sea. So, itong susunod na ilang araw, dito sa UP, Diliman, Quezon City, mayroong fundraising sila para doon sa kailang resupply mission. At kung di ako nagkakamali, first week ng December, tuloy yung kanilang resupply mission dyan sa West Philippine Sea, especially sa Ayungin, kung saan nandun ang BRP Sierra Madre. So, nakakatuwa ito dahil may mga sibilyan nagkaka-interest, may mga sibilyan gumagalaw para suportahan ang gobyerno at ang mga Pilipino, sila'y naninindigan. Mabuti pa itong civil society at mga non-government organization may pakinabang kaysa sa mga politikong pulpul, puro paninira lang, hindi ba?